Ikaw, umasenso ka na lahat na nira ka pa ng pamilya, mga ingrata! Ano? Gagawin ka dyan! Sinalubong ni Cherry ang mga batchmates ni Colleen na laki-lamay na saktong dumating naman sa burol si Paco na may mga dalang bulaklak at pinabuhat ito sa mga tauhan nila. Sinalubong siya ni Cherry pero tinitigan lang siya ni Paco dahil nalaman na nilang lahat ang ginawa ni Cherry. Hindi din umimik si Cherry na wala siyang kaalam-alam na bistado na siya ng mga estrella. Nilapitan ni Paco ang kabaong ni Colleen at pinagmasdan ito sabay lumapit kay Cherry. Sinabihan niyang asawa niyang umuwi muna ito para makapagpahinga pero galit na sinabi nitong uuwi siya kapag gusto niya. Sakto namang dumating si Zeb at nagbulungan ang mga nakilamay dahil kalat na ang iskandal nila ni Floribel na alam na nilang lahat na yun ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang asawa. Nilapitan ni Zeb ang bangkay ni Colleen na lubos ang pagluluksa na hindi na niya napigilang umiyak. Naalala niya ang mga panahong masayang-masaya sila, panahong ikinasal sila na habang si Cherry ay nakititig kay Zeb at sa kabaong ni Colleen na hindi din niya mapigilan ang mga luha nito. Inalalayan ni Paco si Zeb at pinaupo ito, naramdam din ni Paco ang bigat ng dinadala ng kanyang kapatid sabay titig kay Cherry dahil sa nalaman nila. Habang si Cherry ay pinuntahan niya si Aling Everly na naghahanda ng mga pagkain at pinaalam nito na inaayos pa ang misa na magaganap sa burol ni Colleen. Tinanong ni Aling Everly kay Cherry kung sino kayang nagkalat ng video na ano kaya ang gusto niya na malamang hindi naman si Governor ang salarin. Nang tahimik si Cherry ay tinanong siya ni Aling Everly kung siya ang may pakanan na matagal bago sumagot si Cherry hanggang aminin din niya ang katotohanan pero giniit niya ang hindi niya intensyong mangyari ang bagay na yon. Sabay-sabi naman ni Aling Everly na ang intensyon niya ay gumante at nagawa na niya. Umiiyak na sinabi ni Cherry na hindi ganun ang intensyon niya ang magpakamatay ang kanyang best friend. Sinabihan ni Aling Everly na minsan ang mga ginagawa ng tao ay hindi nasusukat sa intensyon dahil minsan malayo ang intensyon sa katotohanan. Sinabi ni Cherry na kasalanan ba niya dahil gusto lang naman niyang bumawi, na giniit naman ng tiyang niya na naiintindihan siya nito na kaya natatakot siya baka lamunin na siya ng galit niya ng buong buo. Sinabi ni Cherry na ang tagal siyang niloko ng mga estrella, kaya kinain na siya ng galit niya pero hindi niya sinasadya na ganun ang mangyayari sabay nagyakapan ang dalawa. Habang si Seth ay narinig niya ang mga lalaking nakilamay na pinag-uusapan ang iskandal nila ni Floribel. Nagalit ito kaya nilapitan niya sila at tinumba ang mga mesa at pinagsigawan silang umalis na dahil nagchichismisan lang sa loob ng lamay ng kanyang asawa. Nagwala si Seth nang biglang lumapit si Cherry at sinigawan si Seth na tama na pero tinuro siya ni Seth sabay-sabing paano niya nagawa yun sa kanyang asawa na pinakalat pa niya ang kanyang video, ngayon ay siya pa ang demonyo. Saktong dumating naman si Paco na inawat ang kanyang kapatid pero hindi ito tumigil. Sinabihan si Seth ni Cherry na minahal siya na tapos okay na ba sa lahat ng ginawa niya dahil talo na sila at wasak na. Sinabi naman ni Cherry na deserve nila yon na kahit inaawat siya ni Aling Everly. Sinabihan niya si Seth na parang umaasta na wala siyang kasalanan sa kanya at kay Colleen na deserve nila mga estrella pero hindi deserve ni Colleen na ganun ang mangyayari sa kanyang buhay. Dahil dito inalalayan na siya ni Aling Everly at umalis na, natutulungan sana sila ni Paco pero inawat ni Aling Everly. Sabay-sabay po nating subaybayan ang mga advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng A Family Affair. Patuloy lamang pong tumutok at mag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.